na sa lahat. 4, 3, 2, 1! Nagtatawanan pa ang grupong ito na sakay ng isang SUV sa Pampanga noong una. Magkalipas lang ang ilang segundo, naging magulo na ang kuha ng video. Maririnig na rin ang ilang sakay ng SUV na dumadaing. Nadisgrasyo na pala ang kanilang sasakyan at nahulog sa gilid ng kalsada. Ang buong kwento sa aksidenteng yan. Abangan! Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Ikalabing isang araw ng Enero taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Sa gitna ng umano'y bayaran at paggamit ng ayuda kapalit ng pirma para sa isinusulong na charter change o pag-amenda sa batas, petisyon para imbestigahan ito, inihain na sa Senado. Mayigit 2,000 kabilang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tinamaan ng acute gastroenteritis sa lungsod. Isang restaurant sa Baguio, kumpirmadong kontaminado ang tubig. Bentahan ng manok sa ilang palengke, overpriced kahit sobra-sobra naman ang supply. Pati bigas, overpriced din. Posibilidad na umabot daw sa 40 pesos ang pamasahe kapag umarangkada ang modern jeep, tinabla ng Department of Transportation. Ginang sa Taguig na naniningil ng utang, patay matapos barilin ng 2 beses. Tatlong grupo ng mga lasing nagrambulan sa Baguio. At ang one-on-one chikahan kasama si Donnie Pangilinan para sa kanyang upcoming movie na GG. Habang si Bel Mariano naman, all set na para sa kanyang upcoming album. Nagpositibo sa kontaminadong tubig ang isang restaurant sa Baguio City. Mahigit 2,000 na rin sa lungsod ang tinamaan ng acute gastroenteritis o pamamaga ng tiyan. Pero ang DOH ayaw pa muna tawagin niyang gastroenteritis yung sakit. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. In demand ngayon sa Baguio ang mga bottled water. Marami kasi ang naniniguro ng malinis na tubig kesa uminom sa gripo. Yan ay matapos magdeklara doon na outbreak na acute gastroenteritis o pamamaga ng tiyan at bituka. Kabilang sa mga tinamaan yan, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dumalo raw sila sa isang kainan at uminom ng juice at mukhang yun daw ang nakadali sa kanila. Meron daw mga hindi tinamaan dahil bottled water ang ininom. Ang common denominator is water. Pati ako, tinamaan kami sa family ko water delivery. Sa ngayon, maayos naman na ang lagay ng alkalde. Kasama si Magalong sa higit 2,000 ng tinamaan ng acute gastroenteritis. Lagpas 300 sa mga yan ay mga bata. Karamihan din sa mga nakaranas ng pamamaga ng tiyan ay ang kumain sa labas, kabilang ang mga turista. Kaya naman higit 200 restaurant ang kinuhanan ng water sample at sinuri. Isa sa mga restaurant ang nagpositibo sa fecal contamination. Negative naman sa anumang bakterya ang tubig ng Baguio Water District. Our supply is potable. Kung may problema yan, sasabihin namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng consumers natin. Aminado naman ang Sanitary Bacteriology Laboratory ng City Health Office na nahihirapan sila dahil sa dami na sinusuring water sample. We hope to narrow it down kasi ang dami nga namang water sources, tap water, raw water, purified water, etc. So we need to narrow down all these samples para naman hindi po overwhelming din po ang laboratory namin. Nag-ipag-ugnay na sila sa DOH Cordillera para magpadala ng sample sa Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa o RITM. Ang Department of Health naman, ayaw pa munang tawagin acute gastroenteritis sa outbreak sa Baguio. Hinihintay rin nila ang resulta ng water analysis na iba pang sample.
at this point, gastroenteritis, it's probably gastroenteritis, pero kaya very careful kami sa reporting. Sinasabi namin muna sa ngayon, diarrhea. Sa tala ng Baguio City Health Office sa DOH Cordillera, simula noong December 21 hanggang noong Linggo, January 7, 308 na ang kaso ng diarrhea sa lungsod. Pinakabata ay 3 buwang sanggol at pinakamatanda naman ay 92 years old. Ano nga bang pinagkaiba ng diarrhea at acute gastroenteritis? Ang acute gastroenteritis ay ang pamamaga ng tiyan at bituka. Diarrhea at pagsuka ang mga sintomas nito. Nagpadala na ng mga tauhan sa Baguio ang Center for Health Development Cordillera. Layo nilang alamin na sanhi na sakit doon. Susuriin ng tubig sa lugar at mga kinakain ng mga residente dahil dito nakadepende ang solusyon. Sino ba ang salarin? Dahil depende kung sinong salarin ay iibahin natin ang ating lunas, ang ating solusyon. Kung ito ay isang mikrobyo, baka antibiotic ang kailangan. Kung ito ay isang problema sa komposisyon ng pagkain o ng tubig, meron ring ibang mga pamamaraan para maayos ito. Sa ngayon, ang payo ng DOH sa publiko, 2 minutong bakuluan ng tubig bago ito inumin. Agad i-report sa mga otoridad kapag napansing iba ang kulay at amoy ng tubig sa gripo. Sakaling makaranas ng pagdurumi, magpakonsulta sa doktor at uminom ng malinis na tubig na may oral rehydration solution. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Umabot sa halos 10,000 ang nasawi sa COVID-19 sa buong mundo noong Disyembre. Ayon yan sa World Health Organization. Mababa naman daw ang hawahan ng virus dito sa Pilipinas. At sa kabila niyan, nakabantay pa rin ang Department of Health. Nagbabalik si JC Cosico. Mismo ang World Health Organization na ang nagdeklara na banta pa rin ang COVID-19. Nasa 10,000 kasi na ito lang nasawi dahil sa virus sa buong mundo noong Disyembre sa kasagsagan ng holiday gatherings. Ayon sa WHO, nakitaan ang pagtaas ng COVID-19 cases ang ilang mga bansa sa Amerikas at sa Europa. Sa Spain, obligado na ulit ang mga residente na magsuot ng face mask sa mga ospital at health facilities dahil yan sa naitalang pagtaas ng COVID-19 cases doon. Dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy naman daw ang pagbabantay ng Department of Health sa COVID-19 cases. Yan ay kahit patinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of Public Health Emergency dulot ng COVID noong July 2023. At res pa rin naman daw kasi o mataas pa rin ang banta ng COVID-19 para sa mga miyembro ng vulnerable sector, gaya ng mga senior citizen at mga immunocompromised. We are still looking at COVID-19 as something which we should watch out for. But it is no longer, just like internationally, it's not an emergency. Although the transmission is low and the presentation is mild, it is not totally out of the picture. We are still watching. Sa ngayon, mababa raw ang hawaan ng COVID-19 sa bansa. Lores din daw ang ating mga ospital. Ang trends na nakikita namin is hindi siya tumataas. Kung tumataas man siya, ang pagtaas ay maliit lang at ang tinatawag namin ay pabugso-bugso. Iba yan dun sa nakikita natin noon na nagpipik talaga, di ba, nung panahon ng Omicron, nung panahon ng Delta na talagang ang dami, libo-libo. Sa mga susunod na linggo naman, malalaman ng DOH kung may epekto sa COVID-19 cases ang katatapos lang na pista ng itim na puong Nazareno kung saan milyon-milyong deboto ang dumagsa. Meron kasing incubation period ang ating COVID virus. Any cases due to that will be reported not even this week, baka starting next week pa or 2 weeks from now. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Hindi na nakauwi ang isang ginang sa Taguig na nagpaalam para maningil ng utang. Patay ang biktima matapos siyang pagbabarilin. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakaandusay at wala ng buhay ang ginang na ito. Nandat na ng mga otoridad sa Barangay Maharlika Village, Taguig City, Linggo ng gabi. Base sa investigasyon, naniningil daw ng utang ang biktimang si Rochelle Montoya na mangyari ang krimen. According dun sa anak niya, nagpaalam yung kanyang mother na maniningil lang po ng utang. Pero never niyang binanggit kung saan at yung ano. Ang sabi, alis muna ako ng mga alauna ng nung 7, nung Sunday. Maniningil lang ako ng pautang. Dalawang tama ng bala sa katawan ang ginasawi ng biktima.
sa tulong ng isang testigo na dakip sa follow-up operation ng suspect na si alias Datu Rashid nitong Martes. Naulihan siya ng isang granada. Todo tanggi naman ang suspect sa aligasyon. Hindi ko ngayon napadaan lang ako. Bumili lang ako ng ano. Bumili lang ako sa tindahan. Malayo yun, sinasabi nila. Hindi malinaw kung isa ang suspect sa mga may utang sa biktima. Pero pag-amin niya, sangkot siya sa illegal na droga. Sir, anong trabaho po ninyo? Wala, runner. Runner po lang? Drugs lang. Mabilis yung pera dun. Maaarap ang suspect sa mga reklamong murder at illegal possession of explosive devices dahil sa nasabat na granada. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay sa pamamaril ang isang namamasadang jeepney driver sa Quezon City. Isang kawani naman ng DepEd sa Sultan Kudarat ang tinambangan. Tiyempo namang asawa niya ang nasa kotseng pinagbabaril. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Duguan at wala ng buhay ang jeepney driver na ito matapos pagbabarilin habang namamasada sa Tandang Sora Extension, Barangay Talipapa, Quezon City kahapon. Kinilala siyang si Bebiano de Jesus. Ayon sa mga unang rumesponde sa insidente, lalaking nakamotor ang bumaril sa tsuper. Rumesponde po kami. Noong habang nagtatrapik po kami, mga katabi ko po, nakausap ko, sabi, may nakita daw si isang tao, paghinto nun jeep, yun, binaril daw po. Bali, may nakarinig tatlong putok daw po. Inaalam na kung sinong nasa likod ng krimen at ang motibo sa pumaril. Tad-tad naman ang mga tama ng balang salamin ng sasakyang ito sa harap ng Isulan Central Elementary School sa Isulan Sultan Kudarat. Lunes ng hapon ng pagbabaril ng sasakyan. Base sa investigasyon, sakay nito si Eric Balancio, isang opisyal ng DepEd Sultan Kudarat at kanyang asawa. Bumalik lamang na eskwelahan si Balancio nang tiyempo mangyari ang pananambang. Sugatan sa insidente ang misis ni Balancio na naiwan sa loob ng sasakyan. Riding in tandem daw ang mga suspect at target talaga ang DepEd official na si Eric Balancio. Initial namin na pag-iimbestiga and then yun nga, medyo job-related din ito siguro. Pero so far ngayon, hindi matuto by polls kung ano, kasi sila matuwant na makompromise yung ongoing investigation po namin. Hindi lang ito isang ordinaryong galit, halata, hindi siyang talagang isang patay. Nangangalap pa ng kuha ng CCTV sa lugar. Kinundin na naman ng DepEd ang insidente. Nananawagan din sila sa otoridad na panagutin ang nasa likod ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagrambulan ng tatlong grupo ng Dial Dao sa paghahamon ng isang lalaki sa Baguio City. Ang mga sangkot sa gulo, mga lasing umano. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard De La Peña. Pasado alas 11 kagabi, nang kuyugin ng mga kalalakihan ang nakadilaw na lalaking ito sa bahagi ng Marcos Highway sa Baguio City. Sinubukan niya pang tumakbo pero muli siyang sinuntok ng dalawang lalaki hanggang sa gumulong siya pababa sa kalsada. Hindi na nakunan ang mga sumunod na pangyayari. Pero ayon sa isang testigo, tumagal pa ng 15 minuto ang gulo. Nakainom din daw ang mga lalaking nagrambulan. Mga lasing kasi sila, tapos bali tatlong grupo yon. So yung dalawang grupo lang ang talagang magkaaway. Pero yung isang grupo na damay kasi umaawat lang sila. Hindi pa malinaw kung ano ang pinagsimula ng gulo, pero ang lalaking nakadilaw umano ang nagsimulang maghamon. Nahamon niya talaga yung isa na talagang gusto niya mag-sparring sila diyan sa gitna. Tapos yung hinahamon niya naman na yon is lasing na lasing na rin talaga, kaya nung nagpang-abot sila, nagkagulong-gulong na sila diyan, hindi na nakaporma yung isa. Blanko pa ang mga otoridad sa pagkakakilala ng mga lalaking nasa pool sa video. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Sunod-sunod pa rin ang mga nahuhuling pasaway ng motoristang dumadaan sa EDSA busway. Ang ilan sa kanila mga personalidad at sasakyan pa ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Wala akong magbawas ko, kaya tinubos. Kasi parang sa rider ng ganito, dahil laki ng kita namin. Nakikipagtawaran pa ang delivery rider na ito ng mahuli ng mga enforcer na dumadaan sa EDSA busway bandang Ortigas kaninang umaga. Mapamotorsiklo man o kotse, 5,000 piso kaagad ang multang babayaran sa unang paglabag. Depensa ng rider na nahuli, saglit lang naman daw siya na napunta sa bahagi ng busway. Doon po kasi ako galing sa Mega Mall. Bago pa po pumasok ng busway, pumasok na rin ako.
Dalawang buwan na mula ng taasan ng MMDA ang multa para sa mga pasaway na dumadaan sa EDSA busway. Pero hindi pa rin nauubos sa mga motoristang sumusuway dito at kanilang mga palusot. Hindi ko alam sir kasi first time pumagano kasi magpapampanga ako eh. Ha? First time po ngayon dumaan sa EDSA. Ba't lang po kayo napadaan sa busway? Magpapadali lang po sir. May nakakulak na oras. Ang rider na ito dumaan na nga sa busway, wala pang lisensya. Kaya diretso impound ang motorsiklo niya. Uy, gusto na po interview motor ko eh. Na-excite po ako. Saan ka ba papunta? Pasok po trabaho. Mayroon ding sinitang sasakyan ng gobyerno o may kulay pulang plaka. Mayroon ding isang pulis na papasok na sana ng trabaho. At motoristang may blinker pang sinasakyan na sinasabing pagmamayari umuno ng politiko. Pati na ang sasakyang ito na may plakang 7 na para sa mga senador. Lahat sila dumaan sa EDSA busway. Well, we don't have concrete details or sufficient data po, no, kung sino po ang mga dumaan or nahuli po. And ang aming ahensya, wala po kaming pinipili. We have to implement the law fair and square. Pati isang basketball player na papunta na raw sana ng training, hindi rin nakalusot matapos makuhanan sa video ang pagdaan niya sa busway. Sinusubukan pa nga raw niya makiusap pero hindi rin pinagbigyan. He's trying to contest his violation eh, despite having it on cam already and on video. Kailangan maging patas po tayo kahit isa ka pa pong personalidad. Base sa monitoring ng MMDA, mas marami raw ang nag-violate at dumadaan sa busway lalo na sa mga tunnel at mga flyover. Bukod sa iwas traffic, madalas wala raw kasing nanguhuli o nagbabantay dito. Kanina, umabot agad ng 30 ang nahuling dumaan sa EDSA busway lane na natikitan ng MMDA. Karamihan dyan, puro motorsiklo. It could be the reason dahil maliit po sila, kaya po nilang sumingit, labas-pasok po kaagad sa bus carousel natin. Pero ayon sa MMDA, buwaba naman ang nahuhuli nilang pasaway na motorista. Mula kasi sa lampas 200 sasakyan at motorsiklo na natitikitan kada araw noong Nobyembre, ngayong buwan, nasa 80 hanggang 100 na lamang daw. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ng mga motorista na tuloy ang operasyon nila sa EDSA busway mula umaga hanggang gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Uupo na raw bilang Finance Secretary si House Deputy Speaker Ralph Recto. Ayon sa ilang ulat, sa Biyernes, nakatakda ang oath-taking ni Recto para sa posisyon. Papalitan ang mababatas si Finance Secretary Benjamin Diokno. Hindi pa kinukumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga kay Recto. Umugong nitong November 2023 ang usap-usapan na papalit bilang DOF Secretary si Recto nang makasama siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa APEC Leaders Summit sa Amerika. Dating senador si Recto at nagsilbing Secretary ng National Economic Development Authority noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinimisigan na sa Senado ang mga signature buying para sa petisyong amyandahan ang konstitusyon. Nagsalita na rin ang mga ahensyang nadadawit sa kanilang programang ayuda na nagagamit umano sa bayaran. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Sa videong ito, nakuha noong January 7, isa umanong volunteer ng isang kongresista ang nagpapaliwanag sa mga residente ng Quezon City tungkol sa pinagugulong na signature campaign para sa People's Initiative. Pagbibida pa raw ng volunteer, maganda raw ang isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. May mga programa raw kasi ng DSWD at DOLE na magiging ganap ng batas. Sabay sabing, meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Ang videong yan nakuha ng Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Isang ano to eh, pagyurak doon sa karapatan ng mga mahihirap at pagligaw doon sa issue para lang pumirma sa charter change. Bunsod ng mga nagsusulputang gimmick gaya na lang nito, pinasisiyasat na ni Senator Aimee Marco sa Senado ang umano'y payoffs o mga bayaran at misrepresentation o pagbibigay ng maling impormasyon sa signature campaign kaugnay sa charter change. Kasama na riyan ang nakausap ng News 5 na Quezon City resident na pinatawag umano sa solo parents meeting. Pinapirma raw sila ng dokumento kapalit ng 3,000 piso na inakalang paayuda ng QCLGU. Pati na ang naabutan ng News 5 na empleyado ng City Hall na nagbabahay-bahay para sa mga pirma.
kabilang din ang ipinakakalat at pinapipirmahang form sa albay na may bayad na 100 piso. Ayon kay Senator Marcos, walang konsensyang katiwalian at pananamantala raw yan sa taong bayan. Dapat na aniyang matigil ito at hayaang magdesisyon ang publiko sa tsatsa. Kasama rin sa resolusyon ang naunang isiniwalat ni Senator Marcos ang 20 million pesos na alok daw sa bawat distrito na makakakalap ng sapat na pirma para suportahan ang People's Initiative para sa charter change. Pinadadaan daw yan sa assistance programs ng DOLE, DSWD at DOH, pero pinabulaanan yan ni Deputy Majority Leader Richard Gomez. Wala raw kailangang manuhol sa kanya o sa iba pang kongresista pagdating sa usapin ng pagtutulak ng tsatsa. Patutsada pa ni Gomez, sino raw ba ang mga takot sa constitutional reforms? Mga politiko lang aniya yan na ang iniisip lang ay ang term limits. Bukod kay Gomez, nagsalita rin ang mga ahensyang nadawit. Si Labor Secretary Benny Laguesma, dismayado sa pagkaladkad sa DOLE sa issue. Pero wala pa raw silang natatanggap na reklamo ukol sa tupad kapalit ng pirma. Nakakalungkot po at very unfortunate na may ganyang klaseng aligasyon. Kasi simula pa lamang ng taon, hindi pa nga po tayo nakakapagsimula. Dito po sa implementasyon ng programa, mayroon na po kagad lumutang na ganito. Ang DSWD naman itinanggaring sangkot sa signature buying gamit ang kanilang IX program o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Wala rin daw silang kinalaman sa video sa Quezon City. Ang inyo pong DSWD hindi po magagamit kailanman sa anuman pong political agenda. For the longest time ay political naman po yan. We hope and we pray, you know, that the DSWD will be spared from politics. We let the politicians talk about politics. Nilinaw rin ng DOH na hindi kailangan ang suporta ng tsatsa para sa medical assistance. Maging si DILG Secretary Benhar Abalos dinenay na kasama sila sa pagsusulong ng signature buying. As far as we are concerned, yung mga empleyado namin, we are prohibited from doing it. We could probably only see and monitor that this is a valid exercise of each individual's right. Nang matanong naman ang COMELEC kung tatanggapin ba ang mga pirmang nakuha sa pamamagitan ng umunoy signature buying, hindi dapat tanggapin yung mga pirma na ganyan sapagkat ibig sabihin hindi po kusa yung pagpirma ng mga botante. So, dapat talaga ang People's Initiative ay bukal sa kalooban ng mismo nagpo-propose. Bukod sa investigasyon ng vote buying, naghain din ng resolusyon si Senator Marcos para sa Senado sa Republic Act 6735 o ang The Initiative and Referendum Act na ginagamit na batayan para sa pagkalap ng pirma para sa charter change. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bukod sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa charter change, kumalat din ang isang paid advertisement na tila sinisisi ang konstitusyon. Tinawag yan na OA ng isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi batas ng 1987 Constitution. Gawing saligang batas ang saligang batas. Umeere sa iba't ibang TV network ang commercial na yan na nagsusulong ng charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Tila sinisisi ang 1987 Constitution na nabuo matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang pagpasok ng edukasyong dekalidad, EDSA Puera. Ang magsasaka, EDSA Puera. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puera. Ang commercial na yan ay isang paid advertisement o binayaran ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakausap ng News 5 ang law firm. Anila, kliyente nila ang nagbayad ng naturang ad, ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. This is a private initiative. No public funds were disbursed. Nanggagaling ko ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Napareact din si Kabataan Party List Raul Manuel sa paid advertisement. Napaka-OA raw ng paninisi sa konstitusyon na parabagang ito ang tanging solusyon sa mga problema ng bayan. Very misleading talaga siya given na sa capacity ngayon ng administration, 'di ba? Ang dami ding pinangako, bababaan ang presyo ng bigas, ayusin agrikultura, pati edukasyon. E may time nga 'di ba na ang presidente siya din yung agriculture secretary. Sa edukasyon sino ang nandiyan? Ang vice president. So they have the resources, they have the power, yung national budget, ganyan. Pwede yang gawin nang hindi binabago ang konstitusyon.
Ang EDSA Pera advertisement na yan lumabas sa gitna ng mga balitang nagkakabayaran na raw para makakalap ng pirma sa People's Initiative Petition na nananawagang bumoto ng sabay ang Senado at Kamara kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa Facebook post ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, may natanggap daw silang report na may nangihingi na ng pirma sa mga residente kapalit ng stubs na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Tahasan ding itinuro ni Ungab ang PBA party list na umunoy na sa likod ng signature campaign. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte naman, diretsahang pinangalanan si PBA party list Representative Margarita Migs Nograles na nasa likod daw ng People's Initiative Movement sa kanilang lungsod. Kasabay niyan, sinabi ni Pulong na 2 bilyong piso ang tinapyas ng liderato ng Kamara para sa pondo ng kanyang distrito. Tinanong namin ang kampo ni Nograles kaugnay nito pero no comment sila. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Yun yung delikado eh. Kapag joint na ang voting, kung ano yung gustong mangyari ng majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Hindi raw matatawag na People's Initiative kung pera ang pinagagana. People's Initiative nga dapat eh, pero kung initiative pala ito ng mga politiko at ang magiging charter change din naman eh para sa mga term extension or pagpapapasok pa ng mga dayuhan na kasosyo nila, eh di distorted talaga yung People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, bentahan ng manok sa ilang palengke, overpriced kahit pa umaapaw ang supply. Pati presyo ng bigas, overpriced din. Scammers gumagamit na rin daw ng artificial intelligence para mambiktima. At kotseng may sakay na tatlong turistang Russian na hulog sa bangin sa Cebu. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Overpriced daw ang bentahan ng manok at bigas sa ilang palengke kahit umaapaw naman ang supply. Sa kabila nito, wala pa rin daw balak ang Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Nagsimula nang bumaba ang presyo ng mga manok sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 20 pesos ang binaba ng presyo sa kada kilo ng manok ngayon kumpara nung isang linggo. Pero kung ang mga magmamanok ang tatanungin, sobra pa rin ang 200 pesos na bentahan. Ayon sa United Broilers Raisers Association o UBRA, hindi dapat lalampas sa 150 pesos per kilo ang manok, lalo pa tatlong buwan nang may oversupply. Patunay daw na may oversupply ang mababang farm gate price at pagkakaroon ng oversize o sobrang laking mga manok. Pag may oversize ka, that is another indication na mahina ang demand. Very unusual itong nangyari nitong last quarter. Napakahina ng purchasing power ng Pilipino. Hindi tumaas masyado nung magki-Christmas na. Nakikipagsabayin din daw ang mga frozen meat sa palengke, kaya nababawasan ang benta ng mga lokal na manok. Di hama kasi na mas mura ang frozen o imported kesa sa local. Masyado nang mataas, hindi na naman ma-afford ng mga mami. Wala po nagre-reklamo na, ano, na delikado ang frozen, hindi naman. Okay naman siya kainin. Sa karinderya ni Adora, frozen din ang ginagamit na manok. Yung ano, pagbebenta ko na ano ng isang order sa mga frozen, pwede ko siya ibenta ng 50 isang order yung mga meats, ano, chicken. Unlike nung kung halimbawa, yung presyo ang bibiling ko, mas tataas ako siya. Sanay kasi masuki ko na mas mura yung ano ko, yung order ko. Karamihan dito mga nagtitipid.
paalala ng Department of Agriculture, bawal sa mga pamilihan ang ilang frozen products. Nagpapatulong na sila sa mga LGU hinggil dito. Meron tayong Food Safety Act na nagbabawal ng ganyang patakara dahil dapat una-una yung mga kasin natin na chicken ay dapat sa hotel lang, sa restaurant, sa mga institusyon. Pero giit na mga nagtitinda at mamimili, pababain muna ang presyo ng lokal na manok bago sila pagbawalang bumili ng frozen. Samantala, bukod sa manok, problema pa rin ang presyo ng bigas. Ang well-milled rice, naglalaro pa rin hanggang 55 pesos kada kilo. Yan ay kahit pa bumaba ang farm gate price dahil may mga nag-aani na. Yung retail price ng bigas na yan ay dapat mga 50 pesos per kilo. Kung merong nagbebenta ng 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yun. Parang extraordinary profit. Ang dilema ng government, dapat may gawin siya kasi ang dami nang nagre-reklamo. Sa kabila ng mataas na presyo ng manok at bigas, wala pang balak ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, dehado rito ang mga magsasaka dahil pwede silang baratin ng mga trader. Di rin daw ito makakatulong sa mamimili. Magdudulot din daw ito ng hoarding na magdudulot lang ng panibagong problema. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Tinablan ng Department of Transportation ang payag ng isang kongresista na posible raw pumatak sa 40 pesos ang minimum fare sa jeep dahil sa PUV modernization program. Siniguro rin ng gobyerno na hindi mawawala sa kalsada ang iconic at tradisyonal na disenyo ng jeep. Nasa frontline ng balitang iyan si Gerard De La Peña. Malayo raw na magkatotoo ang pangamba ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na posibleng umabot sa 40 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ayon niyan sa Office for Transportation Cooperatives, OOTC, na isa sa attached agencies ng Department of Transportation. There is no basis to make such conclusion that fare increase will reach 40, 45, 50 pesos. Sa hearing sa Kamara kahapon, sinabi na ni Bosita na baka raw lumobo sa 30 to 40 pesos ang pamasahe sa jeep dahil sa presyo ng mga modernong jeepney. Kinakailangan daw kasi ng mga driver na kumita ng hindi bababa sa 7,000 pesos kada araw para mabayaran ng isang unit ng modern jeep na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. Pero sagot ng OTC, hindi naman magkalayo ang pasahe ng traditional at modern jeep. Mas mahal ang piso hanggang 2 piso ang pasahe dito sa mga modern PUV kumpara sa mga traditional jeepney. Pero kahit ganito lang kaliit ang diferensya sa pasahe, ang sabi ng DOTR at ang mga kooperatiba ay sapat naman daw ang kinikita nila para matustusan yung pang-araw-araw nilang operasyon at gayon din para mabayaran yung inutang nila sa ipinambili ng ganitong mga unit. Tiniyak din ng OTC na hindi mawawala sa mga kalsada ang traditional o iconic na disenyo ng jeep. Ang direction po ng ating administration, the DOTR family, is to look for more local manufacturers na magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng negosyo para matulungan ang ating mga jeepney drivers through cooperatives and corporations at lalo magkaroon ng opsyon yung ating mga kooperatiba at korporasyon to have yung inaasam-asam nating mga iconic design po ng mga jeepney. Sa hearing kahapon sa Kamara, hindi nakapagpasa ng resolusyon ng House Committee on Transportation na uudyok sana kay Pangulong Bongbong Marcos na i-reconsider o iurong ang December 31, 2023 deadline para sa mga driver at operator na sumapi sa mga kooperatiba at korporasyon dahil yan sa kawalan ng quorum. Pero igagalang naman daw ng DOTR ang anumang magiging susunod na hakbang ng mga kongresista. Hanggang January 31 na lang papayagang mamasada ang mga driver na hindi nakasama sa consolidation. At pagpatak ng Pebrero, ituturing na silang mga kolorum, kaya huhulihin na sila. Naging successful po yung deadline. We've reached a decent number, a big jump from the start of 2023 hanggang sa dulo po, December 31. Regarding sa objective natin to give what is due to our commuters, 100% pong go yun. Tuloy-tuloy po yung programa. Ayon sa LTFRB, ngayon taon na rin simulang ipatutupad ang route rationalization. Sa ilalim niyan, nakalatag kung ilang units ang pwedeng pumasada sa bawat ruta. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña,
News 5. Sumabak na sa test run ang Generations 1 and 2 trains ng LRT 1 Cavite Extension. Isinagawa ang test run kahapon para tiyaking compatible ang mga tren sa bagong gawang riles. Kapag naging operational yan, magkakaroon ng 8 stations para sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ibig sabihin, posible nang makarating sa Bacoor, Cavite sa loob lang ng 25 minuto mula Baclaran Station. Target ng Light Rail Manila Corporation na makumpleto ang Phase 1 ng Extension Project bago matapos ang taon. December 2023, nang unang isalang sa test run, ang Gen 2 trains ng LRT 1 Cavite Extension. Mas maging mapagmatsyag, mga kapatid, dahil mga scammer gumagamit na rin ngayon ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa isang tech expert, kung dati halatang hindi maayos ang pagkakasulat ng mga email sa mga phishing scam, ngayon ay pulido at mas kapanipaniwala na raw ang mga ito. Sa tulong daw yan ng writing application na ginagamitan ng AI. Nariyan pa ang hyper-profiling kung saan ginagamit ng scammer ang mga ninakaw na datos at impormasyon mula sa isang individual. Paalala ng mga eksperto, gumamit lagi ng two-factor authentication sa inyong mga email, banking at iba pang personal accounts. Huwag ding ibibigay sa iba ang PIN, password at OTP o one-time password sa mga online transaction. Huwag na huwag tayong co-connect sa public Wi-Fi pag gumagawa tayo ng mga transaction, ng mga financial transaction at ng mga sensitive transaction. Pag online shopping na, pag online banking, kung gagamit naman tayo ng public Wi-Fi, dapat meron tayong mga solutions o mga protection na ginagamit sa mobile devices natin. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Webes. Mixed emotions ang cast ng hit kapatid Dreamscape serye na Senior High sa nalalapit po nilang pagtatapos. Sa isang press conference, ibinahagi ni na Elijah Canlas at Cyril Manabat ang kanilang experience bilang isang surprise love team. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. An Ender to Remember. Yan ang pangako ng next set of superstars cast ng Senior High. Kahapon, full force ang stars ng show led by Andrea Brillantes at Kyle Chari. Kasama ang creatives and director nito na si Onat Diaz. Straight from last day of taping ang cast. Stay away from that girl. What? I will ruin her future. Kind of... May higit 2 billion views on TikTok. Pumapalo sa rating sa TV5 at milyon-milyon ang views sa YouTube ng Senior High at the last few weeks. Can I kiss you? Ano? Ang isa sa pinakasinubaybayan ay ang undeniable chemistry at turn of events sa mga karakter ni na Cyril Manabat bilang Roxy at Elijah Canlas bilang si Archie o Rox G. Napaka isang blessing kasi ano siya, generous actress eh. Tsaka honestly, hindi namin pinag-usapan paano namin masyado gagawin. Nanggugulat na lang din si Saya, so matcha-challenge ka na lang din i-counter-read yung mga choices mo, sakyan yung mga ano, and si Direk Onat was super hands-on. Kwento naman ni Cyril, hindi pa rin daw siya makapaniwalang mag-click sila ni Elijah. Honestly, wala talaga kasi kaming makabuluhang scene ni Archie, pero well, tinatangkilik siya. Kasi kung tutusin, di ba, nonsense po talaga yung encounter grabe namin. And I mean, di ba, hindi naman siya nakakadagdag sa mystery nung death ni Luna. May mga pasabog na raw ang Rox G sa huling 2 linggo ng Senior High. Isa pang tinangkilik, ang tambalan na Tim played by Zijan Haranilla at Poch played by Miggy Jimenez. Kinilig nga ang audience dahil nagsalita si Miggy on behalf of Zijan na may sakit daw, kaya no show sa MediaCon. Sorry, medyo under the weather lang si... Uy, alam niya. Ikaw nag-sorry para sa kanya. Hindi, masama lang talaga yung pakiramdam niya. I'm sorry, pero kasama namin siya kahapon. Yeah. Pero I'm sure kung may message mong sasabihin po si Zijan sa inyo, which is thank you. Thank you po sa pag-aakap sa mga characters namin. Abangan ang huling 2 linggo ng Senior High pagkatapos ng Can't Buy Me Love sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
eto pa nga, shout out sa Don Bell fans. Dahil ang ating Can't Buy Me Love star na si Bel Mariano, all set na para sa release ng kanyang bagong album. Sa Instagram ng Star Pop PH, inanunsyo nilang up for release na sa January 27 ang album ni Bel na Solemn. May pa-event pa ang music label na gaganapin sa SM North EDSA Sky Dome, 7 p.m. Ito na ang ikatlong album ni Bel bilang singer, sunod sa kanyang somber album last year. Bukod sa kanyang music, abala rin si Bel kasama si Donnie Pangilinan sa kanilang hit seryeng Can't Buy Me Love. Napapanood pa rin yan Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. dito sa TV5. Susunod, iba't ibang paraan sa pag-amyenda ng batas, himay natin sa News Explained. Ang hahataw ng baseball bat ng isang rider na nakaalitang motorista sa Iloilo City, nasa pool sa video. At close van sa Cebu, nabangga ang mag-inang tumatawid sa pedestrian lane. Isa sa kanila patay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Lang ilang senador sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang ating saligang batas. Payo naman ng isang dating senador, dapat handa ang Senado na ilaban ang kanilang kapangyarihan hanggang sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Dalawang linggo bago magbukas muli ang sesyon ng Senado, nag-meeting kahapon ang mga senador sa paungunan ni Senate President Mig Zubiri. 16 na senador ang dumalo sa 4 na oras na caucus. Kompleto ang Senate leaders. Karamihan din sa mga dumalong senador ay galing sa mayorya, pero present din si Senator Risa Ontiveros mula sa minority bloc. Ayon sa source ng News 5, kabilang sa mga tinalakay sa caucus ay ang charter change na isinusulong sa Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Senado tungkol sa People's Initiative. Pero sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, huwag daw linlangin ang taong bayan na kailangan ng bansa ang charter change. Hindi raw nabibili ang opinyon ng mga Pilipino. Alam naman daw ng lahat ang dahilan kaya pinipilit buwagin ng Senado at nais lang daw nilang palawigin ang kanilang termino. Ilang araw nang umuugong ang usap-usapang may nangyayaring panunuhol sa mga distrito para makakalap ng sapat na lagda para sa People's Initiative. Kung may sasakatuparan ito, pwedeng pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara para sa pagbabago ng konstitusyon. At kapag nangyari yan, mawawala ng boses ang Senado sa anumang babaguhin sa ating saligang batas. Dahil 24 lang ang kanilang boto, luging-lugi sa 300 mambabata sa Kamara. Pero ayon kay Senator Villanueva, hindi ito tungkol lang sa Senado. Ipinaglalaban lang daw nila ang karapatan ng mga Pilipino. Nakaukit din daw sa ating kasaysayan na hindi kailan naging traidor sa taong bayan ang Senado. Patuloy raw kumukonsulta ang Senado sa mga eksperto at stakeholders kaugnay sa charter change. Kabilang sa iningan nila ng payo at opinyon ay si dating Senator Ping Lacson. Para kay Lacson, under siege daw ang Senado at delikadong mawalan ng saysay o papel ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Pinayuhan din ni dating Senator Lacson ang mga senador na kailangan maging handa silang maghain ng petisyon sa COMELEC hanggang Korte Suprema para questionin ang validity at constitutionality ng Republic Act 6735 sa pag-amyenda o pagbabago sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Si Senator Amy Marcos naman gustong paimbestigahan sa Senado ang bayaran umano sa People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Buhay na buhay na naman ang mga panukala na amyendahan ang saligang batas. Bagay na hindi naman talaga nakakagulat. Sinulat po ito noon pang 1987 at magtatatungkot 7 taon na itong hindi nagagalaw. Ang mas nakakagulat ngayon ay kung ano ang gustong amyendahan at paano ito gagawin. Sa Constitution kasi, may 3 paraan para amyendahan ang saligang batas. Ang Constitutional Convention, ang Constituent Assembly, at ang tinatawag na People's Initiative. Doon sa unang dalawa, kailangan ng boto ng Senado at ng Kongreso. Sa una,
para sa batas na magtatatag ng Constitutional Convention. At sa pangalawa, resolusyon para gawin ng Kongreso na isang Constituent Assembly. Ang problema kasi, sa nakaraang 37 taon, parating malamig ang Senado sa mga panukalang amyenda ng Konstitusyon. Hindi kasi malinaw sa Konstitusyon kung paano gagawin ang botohan sa mga panukalang pagbabago ng Konstitusyon. Ito ba ay voting separately? Ibig sabihin, magkahiwalay na boboto ang Senado at ang Kongreso. Sa kasong ito, may sariling boses ang Senado at kaya nitong harangan ang Kongreso. O ito ba'y voting jointly, kung saan magsasama ang Senado at Kongreso sa isang botohan? Sa paraang ito, masasapawan naman ang Kongreso ang Senado. Higit 300 ang mga congressman at 24 lamang ang senador. Pag pinagsama-sama mo sila, anuman ang pagtutol ng Senado, malulunod sila ng Kongreso. Tandaan po natin yung paraan ng pagboto dahil babalikan po natin yan. Pasok ang pangatlong paraan ng Constitutional Amendment, ang People's Initiative. Sa paraang ito, wala nang dadaan sa Kongreso at sa Senado. At ang taong bayan na ang magsusulong ng reforma sa konstitusyon. Sa Section 2, Article 17 ng konstitusyon, maring magsimula ng petisyon ang taong bayan para sa gusto nilang constitutional amendments. Pero masalimuot na proseso yan. Ayon sa konstitusyon at sa Republic Act 6735, kailangan mo muna ng pirma ng 12% ng lahat ng registered voters kasama na ang 3% ng bawat distrito. Sa ngayon, meron tayong 68 million registered voters. Ibig pong sabihin, kailangan ng pirma ng 8.2 million registered voters para masimulan lang yan. Ang lahat ng pirma na yan, kailangang i-verify ng COMELEC na totoo base sa kanilang mga voters records. Lahat ng yan, para lang pagulungin ang panukala. At kung ma-verify man ng COMELEC ang 8 milyong pirma na yan, saka pa lamang magsasagawa ng malawakang plebisito kung tatanggapin ng taong bayan ang mga amendments. Majority wins lamang. Kung tanggapin niya ng taong bayan sa plebisito, pasok na ang amendments. Ano raw itong pinapakalat ng ilang congressmen sa mga barangay na panibagong tsa-tsa? Ito ba'y para luwagan ang economic provisions ng konstitusyon gaya ng parating nababanggit? Sa mga lumitaw na petisyon sa mga barangay, ito'y people's initiative para direktang isaad na joint voting na ang Senado at Kongreso sa mga susunod na charter change. Kumbaga, ang babaguhin lamang nito ay ang proseso ng pag-amyenda ng konstitusyon. At kung matuloy, simple lamang ang implikasyon. Sa dami ng mga congressmen, maluluso na lang ang boses ng Senado pagdating sa lahat ng mga susunod na botohan sa konstitusyon. At pag nangyari yan, ang mananaig na talaga ay ang gugustuhin ng mga mas nakararaming mga congressmen. Maging ito'y sa issue ng economic provisions, federalismo o term extension. Nakaalis na sa bansa si Indonesian President Joko Widodo kaninang tanghali. Hinatid siya sa Villamor Air Base sa Pasay City ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Kasama dyan si na Philippine Ambassador to Indonesia Gina Hamoralin at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Sa loob ng 3 araw na state visit ni Widodo, tinalakay nila ni President Bongbong Marcos sa mga usaping politikal, ekonomiya at seguridad ng Pilipinas at Indonesia. Bago umalis si Widodo, nakipagpulong din siya kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Magpapatuloy sa susunod na buwan ang voter registration ng Commission on Elections. 7 buwan magtatagal ang pagpaparehistro ng mga bagong botante, mga lilipat ng lugar kung saan boboto at mga magpapareactivate ng kanilang registration. Mangyayari yan mula February 12 hanggang September 30, 2024. Bukas sa opisina ng COMELEC, Lunes hanggang Sabado, kasama na ang mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban na lamang mula March 28 hanggang 30 dahil sa paggunita ng Monday-Thursday, Good Friday at Black Saturday. Para naman sa capital cities at highly urbanized cities sa bansa, magkakaroon din ng voter registration sa mga mall, universidad at government agencies. Sa ilalim yan ng Register Anywhere program ng COMELEC na tatagal hanggang August 31. What's up mga kapatid? Tuloy ang pagpaparamdam ni NBA champion Dwight Howard tungkol sa kagustuhan niyang maglaro sa PBA. Listed at 6'10 si Dwight Howard sa kabuuan ng kanyang NBA career. Pero ayon kay Superman, 6'9 lang daw talaga siya. Yan kasi ang maximum height requirement para sa imports na eligible maglaro sa liga.
Nagahope ang three-time NBA Defensive Player of the Year na palusutin siya ng PBA officials at payagan siyang makipagbakbakan kontra local players natin dito. I'm eligible for the PBA, so I think they gotta change the height requirements because I'm 6'9 without shoes. And whip shoes, it adds a little inch, so, you know, hopefully they do that so guys like Drake can come back here and play as well. I know he's been wanting to play here in the tournament, in the PBA league as well, so, you know, they changed the height requirements. Maybe we'll see Twin Towers here in the Philippines. And speaking of the PBA, buhay na buhay ang playoff hopes ng NLEX Road Warriors na nakalusot kontra Converge Fiber Xers kagabi 107-103. Maganda ang nilaro ng bagong NLEX import na si DeAndre Williams Baldwin na nagtala ng 22 points, 15 rebounds and 7 assists. Tied sa ngayon ang NLEX at TNT sa 8th spot at parehong may isang laro pang natitira. Makakalaban ng NLEX ang Ginebra Gin Kings habang TNT naman ay makakatapat ang Phoenix Fuel Masters. Tuloy ang PBA bukas, San Miguel Beermen kontra Blackwater Bossings ng 4 p.m. at Meralco Bolts versus Terra Firma Jeep naman ng alas 8. Pero huwag kayong alis ha, sports pa tayo mamaya. Susunod, bansang Ecuador nasa state of war laban sa mga teroristang grupo. Tatlong bahay sa Davao City, inararo ng trailer truck. At alamin sa Kealaman ang mga peligro sa kalusugan na dulot ng maruming tubig. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang frontline Pilipinas. Sayang isang turistang Russian habang sugatan ang dalawang iba pa matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin sa Cebu. Pahirapan ng rescue operation dahil sa tarik ng bangin. Nasa front line ng balitang yan, si John Aroa. Sa aerial shot na ito, makikita mga taong nagkukumpulan sa baybayan ng Barili sa Cebu, kasama sa kumpulan ng mga kawanin ng Bureau of Fire Protection. Ang sadya nila ay rescue ang mga sakay ng kotseng nahulog sa matarik na bangin. Makikita rin sa video kung gaano kalalim ang binagsakan ng sasakyan. Nasa 200 feet ang lalim ito. Tatlong turistang Russian ang sakay ng kotse at pahirapan ang pagsagip sa kanila. Dahil kasi sa pagiging matarik ng bangin ay kinailangan pang maglakad ng daan-daang metro ang mga rescuer para masagip ang mga biktima. Nagkandayo-piyupi na ang sasakyan nang malapitan ito ng mga rescuer. Binawian ng buhay ang isa sa tatlo. Kinilala siyang si Irina Aksinova, 43 taong gulang. Na-rescue naman ang kanyang asawang si Georgie at ngayon ay nagpapagaling sa ospital. Nagtamo rin ng sugat ang kaibigan nilang si Yuri Saminsky na siyang nagmaneho ng sasakyan. Mahirap talaga kasi yung hindi lang mataas yung cliff, vertical din, 90 degrees talaga yung ano niya. Pag itatali natin yung mga victim at survivor, iakyat, parang delikado, parang malaglag din tayo. Ayon sa mga nakakita, hindi naman daw matulin ang takbo ng sasakyan bago mahulog sa bangin. Kita ko talaga na magkasunod yung van tsaka yung pulang sasakyan. Bigla na lang talaga siyang tumawid sa other side sa road. Akala ko lang mag-overtake. Tuloy-tuloy po yung takbo niya papunta sa cliff. Iniimbestigahan naman ng PNP kung nakainom ba ang driver bago mangyari ang insidente. May nakita kaming tatlong bottles ng beer sa sasakyan yung nahulog sa cliff. No? Posible po na yung driver is nakainom sila bago sila nagbiyahe nung hapon na yon. Walang bakod sa tabi ng kalsada kung saan dumiretso at nahulog ang sasakyan ng mga biktima. Pinalagyan naman raw ito ng bakod noon, ngunit pinatanggal ng may-ari ng lupa. Nakikipag-ugnayan na ang Barili PNP sa Russian Embassy para sa pag-asikaso sa mga dokumento sa pagpapauwi sa bangkay ng nasawing turista. Habang patuloy pang binabantayan sa ospital ang kondisyon ng dalawang Russian national. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mahigit 100 bahay ang nasunog sa Pandacan, Maynila. May nasugatan pa habang lumilikas. Nasa frontline na balitang yan, si Marlene Alcaide. Nagngangalit na apoy ang tumubok sa mga bahay na ito sa Pandacan, Manila, mag-aalas 6 kaninang umaga.
Dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa flammable materials, mabilis na kumalat ang sunog. Sa tindi ng apoy, kinailangan pang sumaklolo ng mga bumbero mula sa ibang kalapit na lugar. Ang mga residente naman, kanya-kanyang hakot na mga gamit na pwede pa nilang isalba. Hindi naging madali ang pagkontrol sa apoy dahil hirap daw makapasok sa loob ang mga fire trucks sa sikip ng daan. Kung makita nyo yung mga eskinita, masisikip talaga. Gusto naman natin maipasok lahat ang truck natin para mag-supply ng tubig. Hindi kaya. Gumamit na tayo ngayon ng mga truck na kayang mag-suction mula sa hydrant para mas malakas yung pwersa ng paghigop. Si Aling Ani, napaiyak na lang sa sinapit ng kanyang bahay. Kakauwi lang daw niya mula sa paglalabada nang mangyari ang sunog. Nakita ko na lang sa court na umapoy, wala namang sumigaw na may sunog. Sumigaw na lang sila na lumaki na yung sunog po. Tumakbo ako, tinabi ko yung mga apo ko po kasi kawawa, pumunta kami dito sa Sarino nga. Diyos ko, tulungan mo po kami na Sarino. Saan kami ngayon titira? Wala, papaalisin naman din kami sa may-ari ng lupa. Anong gagawin namin ngayon po? Pasado alas 8 na ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy. Wala namang nasawi pero may isang sugatan habang lumiligas at nagsasalba ng mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 160 bahay ang natupok sa sunog habang mahigit 300 residente ang apektado. Problema nila ngayon ang kanilang matutuluyan. Wala raw kasing nakahandang evacuation center sa barangay. Wala kami nainigtas at anong gamit. Ang sakit-sakit. Ngayon ang namin naranasan to sa buong buhay namin. Ngayon lang, tumingin naman ako ng tulong sa Panginoon. Pero ewan ko, bakit ganun? Ang ilang tuloy sa mga nasunugan, sa gilid ng kalsada, naghihintay ng tulong. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na tumupok na nasa mahigit 2 milyong halaga ng ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nasa state of war ng Ecuador laban sa mga teroristang grupo. Kasunod dyan ang kabi-kabilang karasan, partikular sa mga bilangguan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Mean Los Baños. Sinilaban ng isang kotse, sabay takbo ang grupo ng mga lalaking ito sa Esmeraldas, Ecuador. Hindi pa nakontento at binuhusan din ng gasolina ang iba pang nakapark na sasakyan saka sinilaban. Kabi-kabila rin ang barila ng mga sundalo at armadong grupo. Kahit sa gitna ng kalsada, may mga naitatalang gulo. Dahil sa tumitinding karahasan at sunod-sunod na rayot sa mga bilangguan sa Ecuador, nagdeklara na ng 2 buwang state of emergency sa buong bansa. Nagkasa na rin ang counter-strike operation. Naglagay ng mga checkpoint at nagdeploy ng karagdagang sundalo at pulis para maibalik ang kaayusan sa bansa. Pero tuto lang ilang grupo sa ipinatutupad na state of emergency. Nitong Martes lang nang salakayin ng mga armadong lalaki ang studio ng isang TV station habang naka-live broadcast. Napanood kung paanong tinutukan ang baril sa ulo ang isang TV presenter at ang pag-hostage sa iba. Ayon sa presidente ng Ecuador, nasa state of war na raw sila at hindi sila magpapadala sa mga teroristang grupo. Lalo't bihag daw ng mga terorista ang higit 100 gwardiya sa mga kulungan. Haharap na sa International Court of Justice ang gobyerno ng Israel para sagutin ang mga akusasyon ng South Africa tungkol sa umano'y genocide o planong pagpatay sa mga Palestinian sa Gaza. Isasagawa ang sesyon ngayong araw sa The Netherlands. Sa huling tala, higit 23,000 na ang nasawi sa Gaza Strip. Muli namang iginit ng Israel na hindi Palestinian ang kinakalaban nila kundi ang mga Hamas. Wala raw silang intensyong okupahin ang Gaza. Muli namang umatake ang grupong Houthi mula Yemen sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Sa pagkakataong ito, naval forces ng Amerika at UK ang tinarget nila. Ayon sa Amerika, nagpakawala raw ng higit 20 drone at missile ang Houthi pero naharang nila yan. Kasunod niyan, nagdemand na ang United Nations Security Council sa Houthi na itigil ang mga pag-atake nila sa Red Sea. Ilabas na rin daw ang hinijack na barkong Galaxy Leader at ang mga tripulante nito kung saan kabilang ang 17 Pinoy. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
Mga kapatid, perwisyo sa kalusugang dulot ng dumi sa paligid at tubig. Yan po ang mga waterborne disease. Kung pagbabasehan ang mga medical lecture ngayon, sinasabing ang unang naitalang outbreak dahil sa waterborne disease ay noong taong 1854 sa pag-aaral ng doktor na si John Snow sa London, England. Nagdulot ng sakit na kolera ang nainom na kontaminadong tubig ng mga residente mula sa isang balon. Marami pong residente ang nakaramdam ng pagkauhaw, pagsusuka, pamumulikat at pagdudumi. Mula noon, marami po pong nadiskubring mga waterborne disease. Kabilang na riyan iyong acute gastroenteritis, giardiasis, typhoid fever, E. coli infection, salmonellosis at marami pang iba. Ayon po sa mga doktor, lahat ng iyan delikado at malala. Madalas kasing naidudulot ito ang pagka-dehydrate o pagkaubos ng tubig sa katawan dahil sa matinding pagsusuka, diarrhea o malalang pagdumi. At kung minsan pa nga, neurological problems o problema sa pag-iisip. Pinaka-common dyan, pagsi-seizure o kumbulsyon kapag sobrang bumagsak iyong ating electrolytes na bumabalanse ng fluid sa ating katawan. Dahil magkakaiba ang pathogens o iyong mga mikrobyo sa tubig na nagdudulot ng mga sakit, nagkakaiba-iba rin po ng presentation o pinapakitang sintomas ang mga sakit. May ibang nadudumi lang. Pwede namang may halong pagdurugo, meron ding may malalang pagsusuka at kung ano-ano pa. Kung hindi naman mikrobyo, pwede ring magkaroon ng iba pang sakit kung makakainom ng mga toxic na chemical na halo po sa tubig tulad ng lead, pesticides, fertilizers at marami pa pong iba. Ang mga ito maaari namang magdulot ng problema sa balat, sa baga at kahit pa cancer. Para maiwasan ang mga ito, mahalagang sinisiguro nating malinis ang iniinom po nating tubig. Kung maaari, kumuha ng water purifying devices o kung pwede, pakuluan muna ang tubig na iniinom bago po ito gamitin. Sa huli, kailangan pa rin po nating alalahanin na tulad ng K. Alaman, ang ating pong kalusugan ay K. Yamanan. K. Okay. Susunod sa Pulsa Video, riders sa Iloilo City hinataw ng baseball bat ang mga nakaalitang motorista. At maginang tumawid sa pedestrian lane sa Cebu, nabundol ng van, isa sa kanila patay. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nahulog sa tulay sa Pampanga ang isang SUV na may limang sakay. Ang mga sugatang biktima, amoy alak daw. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. 5, 4, 3, 2, 1! Sa viral video na ito, maririnig pang nagtatawanan at nagkakantaan ang mga sakay ng SUV na ito sa barangay San Jose, Guagua, Pampanga noon Linggo. Yan ay habang humaharurot at tila sinusundan ng isa pang SUV. Ilan sa sakyan din ang iniwasan at in-overtake ng SUV ng grupo hanggang sa maging magulo na ang kuha. Ang grupong nagtatawanan kanina, maririnig ng dumadaing sa sakit. Nadisgrasya na pala ang kanilang SUV. Sa kuha ng CCTV ng barangay, makikita kung paano sumalpok ang sasakyan nila sa railings at poste ng isang tulay matapos umiwas sa dalawang truck. Matapos ikat ng SUV yung truck, nawalan na ito ng direksyon at umakyat ang gulong nito sa gutter. Nagtuloy-tuloy ang pagbulusok ng SUV hanggang sa tumama ito dito sa railings at poste. Ito na rin ang naging dahilan kaya bumagal ang pagdos-dos sa hukay nitong SUV. Rumuspon din naman ang ilang opisyal ng barangay. Pagdating namin dito, nahulog po yung sasakyan dito. Ano itsura ng mga tao? Yun nga, wala naman pong ano, yung isa lang babae, yun lang ang medyo grabe. Nakita namin dito, pagdating namin, nakaulog dun sa taliban. Eh wala po silang nasabi kung ano, kasi naano sila, parang nasyak yung mga tao eh.
Agad na isinugod sa ospital ang dalawang babae at tatlong lalaki na sakay ng nahulog na SUV. Ang isa sa kanila, nabalian sa binti. Wala pang pahayag ang mga biktima. Ayon sa mga opisyal ng barangay, tila lasing ang mga biktima na mangyari ang disgrasya. Nangamoy siya siguro, yung ano lang, hindi naman sobra. Parang nakikipagkarera sila eh. Kaya lang ito pong ano namin, tulay dito sa highway, pang tulay lang. Kaya lang yung daan medyo maluwag. Nung parang hinahabol yung kasama nila. Isang poste ng cable at internet ang nawasak dahil sa insidente. Nasira rin ang mga signage ng tulay at naputol ang ilang linya ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Deserve na deserve para sa ating kababayang si Coach Eric Spoelstra. Ang bagong kontrata niya para sa Miami Heat. Ready na ba kayo mga kapatid? 8 years, $120 million o 6.7 billion pesos. Historic ang bagong pinirmahan ni Spoelstra dahil ito ang pinakamalaking overall deal ng isang head coach sa kasaysayan ng North American sports. Sa coaching career ni Coach Spo, nakapasok siya ng finals ng 6 beses at nag-champion ng 2. Isa ngayon siya sa mga pinakamagagaling na coaches sa NBA, kaya sinecure na siya ng Miami hanggang 2032. At yan ang mga pandiin ng sports news natin today. It's your sports tito, Mikey Reyes. Peace and love. Sugatan ng isang motorista matapos hatawin ng baseball bat ng isang rider sa gitna ng traffic sa Iloilo City. Sa video niya ng isang concerned citizen nitong Lunes, biglang binuksan ng rider ang pinto ng pickup truck saka pinaghahampas ng baseball bat ang driver. Bukod sa road rage, isa rin sa mga tinitingnang angulo ay posibilidad na target daw ng rider ang isa sa mga pasahero. Empleyado ng gobyerno ang tatlong sakay ng pickup. Hirap pang matukoy ng mga pulis ang pagkakakilanla ng rider lalo't naka-helmet at naka-jacket siya na mangyari ang insidente. Unfortunately, sir, hindi nakagip ng victim yung identity ng motor. But for now, we are backtracking po sa mga CCTV cameras. We are encouraging them to file a case against the aggressor. If in due time, makilala na natin yung aggressor na yun. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May nilinaw si Can't Buy Me Love star Donny Pangilinan sa kumakalat na video ng kanyang pag-aasikaso kay Catherine Bernardo sa wedding reception ng kasal ni Robbie Domingo. Sa press con ng kanyang upcoming film na Gigi, iginiit niyang kaibigan niya si Catherine at normal na bantayan nila ang isa't isa. We had a great time. Lahat ng mga may friends sa showbiz, so pinabantayan namin ang isa't isa. Ayun, yun lang yun. I think for me, it's just having peace of mind na friends kami lahat and okay kami, enjoy namin yung trabaho namin, and that's the most important thing. Sa isang post naman, sinabi ng kanilang kaibigan na si Robbie Domingo na for the record, magkakaibigan lang talaga sila. Pakiusap niya and I quote, "No issues please." Dagdag pa ni Robbie, tulad ni Darren Espanto ay groomsman din ng kasal si Donny na tumutulong para asikasuhin ang kanilang mga guests. Bang klaseng pag-aasikaso naman kasi ang ginawa? Siguro naman being a gentleman lang. Binigyan ng maiinom. Masama pa maging gentleman. Panoorin niyo yung movie niya, maganda. Gigi! Kasama si Maricel Lac sa Pangilinan. Yes! Panoorin natin yan. At yan ang mga balita at informasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.